Game 3, possible last game natin ngayon para kay Midnight. Yep. Ako si Butters, si Midnight, and let's get in to the draft. Mamaya na tayo pabati portion, medyo mainit ang laban mga kaibigan eh. Kala ko ako si Butters eh. Hindi, ako si Butters. Ikaw si, oh, pwede naman ako si Midnight. Oh, tama. Ikaw si Butters. Pero, pwede yun. Ang hindi natin magagaya talaga sa lahat si ng Wolf. Gawin natin, si Tropang Wolf. Kasi pogi si Wolf. Pogi si Wolf, masipag si Wolf. Madaming baby girls siguro. No, wala tayong baby wala girls. Wala tayong baby girls. Tama. Let's get into the draft. Loyal lang tayo. Loyal tayo. Ayaw natin ng ganun. Direct. Draft. Yun. Alam mo, paring Butters, naniniwala ako na... Ano pinaniniwalaan mo? Last game na to eh. Ako din naniniwala ako last game na to. To be honest, nung nanalo yung VGJ sa VG Gaming, sabi ko, ala sa VGJ, pwedeng pang mag-5 games. Kung either way, pwedeng mapunta sa VGJ, pwedeng mapunta sa LGD. Kasi yung ginawang beatdown kanina ng LGD sa VG Gaming J Storm, haba nun ah, VGJ Storm, parang na-realize ko na wala, ibang level LGD. Alam mo, nandun na rin tayo sa point dalawa na we want to believe that VJ Storm can actually take a game or two dito sa LGD or probably win the series. But when the stack are piled up against you, yep, na, in terms of momentum, in terms of strategy, when the stack... alam mo, naniniwala kasi ako, pag nananalo ka, you don't really change your strategy. Yep. That means you have a lot of pocket strategies pa na ilalabas dito. Well, for VJ Storm, syempre they're trying to find the right formula to beat down PSG LGD. Yung game 1 loss, okay lang yun eh. Yung game 2 loss, wala. Medyo mabigat, man. Kung binugbog pa talaga sila, edi wala talaga. Wala. Pero alam mo, Baring Butters, naniniwalaan ako ngayon na kayang manalo ng VGJ. Kasi lilibre tayo pag nanalo VGJ. Naniniwalaan ako na mananalo VGJ. Alam mo, si Manjin dati sinabi, maniniwala ako na flat yung earth kapag nanalo yung Nabi. Nanalo ang Nabi. Tandaan yan. So, pangaramdam ko, mga kaibigan, let's go to a game 5. Let's go to a game 5. Pili ko pag nanalo sila game 4, dalawa libre sa atin, Pwede yun. I think hindi 2-0 to. Tataya ako ng Arcana. Ako po, tangilid yung Arcana mo. Pili ko bigay mo na sa akin eh. Kasi tingnan mo yung draft ng LGD ngayon. They have Lycan, Razor, Counter na Counter yung Gyrocopter, Omni-Knight. Medyo mahirap. Nako po na Queen of... Ay! Nako, lumusit yung Queen of Pain, maybe. Tangilid ang Arcana ni paring Bernardo Roja. Bernardo Raja. Alam mo, Queen of Pain dito, nakita natin gaano kapotent yung lineup ng PSG LGD kapag nabigyan sila ng mga ganitong heroes. Yep. And this is maybe. This is one of his signature heroes. One of the best. You can't really give this to him. Alam mo, pakiramdam ko, mas bibigay mo pa nga yung Dragon Knight dito. Kaso, ang problema naman, pag binigay mo naman kasi yung Dragon Knight, yung pushing capability ng buong lineup na itong side ng PSG LGD, through the roof na. Yep, nama ka dyan. Kumbaga, wala nang pipigil talaga doon sa sa power spike nila. Medyo pang hindi suggestion nila dito. Ah. Storm daw ng VGJ. Pero I don't think they can go for a Storm here. Kasi kung iisipin mo, yung... Yes, may early mid game sila. Kaso yung punish ng LGD with in terms of objective, wala silang pang defend if they're gonna go for the Storm. Kasi usually, Storm ang place na niya is pick off. Tapos, farm all the way hanggang sa point na hindi ka na makokontrol. Kaso ang problema, LGD, wala silang pakilang kung hindi nila makontrol yung Storm. They just want the objective. They're still gonna go for Storm. Mga kaibigan. VGJ Storm nga naman talaga. I do like the pick, considering nga yung mga sinayo parang Midnight. And considering pa na yung mga support sila dito don't really have a way to catch out nang madali dito yung Storm or to actually go for the counter-initiation. Kapag nauna yung Storm kasi dito, you can't really expect the Clockwork to go in for the hook. Yep, tama hook talaga dyan. Hook talaga yung pinaka bread and butter nila panghuli dito bread sa Butter Spirit. Eh. But kung hindi nyo sila mauna, not on the go na dito si Storm Spirit, wala. Awit yan. Maganda naman talaga. Iisipin mo pa si Snaking dito, may repel yan mamaya. Yep, may repel. Mas maaga, ari ba yan? Kumaga, waknit ang
ang LG dito, kung hindi talaga nila makakontrol, well, talagang hindi nila makakontrol yan kasi may repel nga yung Storm Spirit. Ang downside naman is, they how are they gonna go toe-to-toe in terms of team fighting against the five-man lineup of LGD? Yun na lang talaga yung parang mahirap sagutin para sa VGG Storm kasi they have a lot of ways to deal with the wave clear ng VGG. Pero yun nga mga kaibigan, makikita natin ito sa game 3 ng ating laro and let's get right into the game na, paring Butters. And let's go nga for the team rundown, paring Midnight. For the side of VGG Storm, it's MSS on the Rubick, Resolution as a Storm Spirit, Snaking as the Omni-Knight, YS as the Gyrocopter, and SVG on that Disruptor. Side of Mandar, we have Ami on the Razor, maybe sa kanyang Queen of Pain, X-Nova with the Jakiro FY, playing the Clockwork and Chalice sa kanyang Lycan. Uy, hindi tayo magkakaspatan dito. Nagpareha sila nag-smoke, pareha sila ng idea, pero nahuli nila nahuli si Ami dito, pero wala silang lockdown. Eh, pero may glimpse, may glimpse. Na, pabalik na, easy na lang yan para sa kanila mga kaibigan. Block. And this is a good start for the side of VGG Storm. Not really giving Resolution the early kill dito. Mm-hmm. But still, it's better to be safe than sorry. Hindi mo alam kung kailan may magtitipi doon or kung may tao ba talaga doon na nakaabang. You don't have, you don't really have words eh. Ma-ice pass kayo bigla. Yep. Mawala nyo, nandun silang apat. Maikutan pa kayo ulit. Pero ang weird din nun na LGD lumabas sila lahat nakasmoke pero iniwan nila yung Razor doon. So I do think na medyo misplay yun from LGD. Pero FY, scouting out two heroes of VGG pero hindi nila makukuha yung Bounty Rune. Although makukuha naman nila yung dalawa sa baba. So equal trade lang for both teams. Ang good news mga kaibigan, kung sino man tatapatan netong Disruptor na to, wala siyang Thunderstrike. Naka-start just ng Glimpse. So, you can't really say mga kaibigan na is going to have a hard time securing that level 2, although this is a Gyrocopter. It's not really an issue. Gyrocopter, mag-rocket barrage lang yan, and there is a workaround for that. Just stick mga kaibigan dun sa creeps. At the same time, yung Thunderstrike din, pwede mo rin gamitin laban sa kanila eh. But sadly, hindi niya kinuha. And LGD Rito, they want the surprisingly they want the Razor against the Gyrocopter matchup. And eto na, lalabas na. Pero I do think na LGD still favors the nakababa na si Chalice. Gusto nila isakripisyo tong si Lycan against the Gyrocopter. The glimpse back from the Disruptor will stop the Razor from being aggressive against Gyrocopter. Pero nasasayang yung yung XP niya dito ah, yung ni Chalice, kasi binibigyan niya lahat sa Clockwork. Nice lang yan. I mean, to be honest, parang Midnight ah, yung Clockwork dito, if you give him prioritization sa ano, sa XP, he can get his level 6 early. That means mas maaga mag-online dito yung kanyang hook. Pero ito yung Snaking, naipit ata dito. Kailangan niya putulin doon kasi kapag pinilit niya, mawawalan ulit siya ng mana. Mainit. Mainit mga kaibigan. I agree naman na mas maganda yung ganitong klaseng lane configuration kasi may ino-offer si Lycan against Omni-Knight and may offer din si Razor against Gyrocopter. Pero you would have still love the Razor against Omni-Knight matchup kasi wala talaga magagawa si Omni-Knight doon. Pero masasakrapay si Lycan. So LGD went with the safest route in terms of the lane matchups. So maganda yung labas sila ng laning stage. And importante rin kasi dito na maganda yung laning stage ng LGD kasi kapag lumabas sila na behind against the Storm Spirit will just snowball. Yung kasi parang Midnight yung pinaka-inaano ko eh. Yung pinaka-iniisip ko rin dito eh. LGD kasi is not really a fan of configuring their lane matchups. Kasi diba madami tayo nakikita nag-switch lane ngayon halos just to get their favorable matchup. Sila hindi ganun. Kahit sabihin mong losing yung sa kanila, they will try to find ways. Or they will try to rotate to that lane para kahit paano mabigyan ng onting buhay dito. Yep. Yung lane na natatalo na yon. Actually, tama ka dun. Parang one of the fewer teams na nag-employ na ganong classic strategy. They don't go for the high-lows. They just want the safest laning stage. Kasi as much as possible, kapag lumabas ka sa safe route, kahit behind ka, at least safe ka. Kapag high-lows yung nakuha mo, kapag disaster yung lane mo, disaster siya labas mo sa laning stage. Kasi sabihin natin, mag-TP ka, papuntang bot. That means, mga kaibigan, yung katabat mo, may TP lang din. So you're stuck there for like 1 minute. Yep. Or you can just go up. And natandaan natin, without boots, the traverse time to get the travel time. Traverse time. The travel time to get up or yung way mo para mag-traverse doon. Ano ba ibig sabihin ng traverse? Di ba parang yun yung journey? Oo, parang journey. Parang walk along. Walk along. Yung traverse time mo papunta doon sa may taas and Chalice dito will go down. Pero going back to what I was saying,
parang nasa same na rin, sabihin natin 40 seconds, 20 seconds, nasa 30 seconds, nasa ganun range siya. Yep, tama naman din. You're lacking or you don't really maintain yung pagkuha mo ng goal for 20 seconds. And yep, actually, that is big. Mm-hmm. That is very big in terms of ano, getting your lamang. Your lamang. You're so conyo naman, bro. Mm. Ito na nga, sasabihin ko pa lang, pinakamalaking problem ng BGG Storm dito is resolution dito sa may middle lane. Sobrang viable niya sa mga ganitong klaseng rotation. Nakapo, si maybe pinigil niya yung kanyang right click para makuha ni FY yung kill. And that's gonna turn out to be a kill on Clockwork. And one more follow-up, pero may blink siya dito. That is very good. I mean, resolution didn't really get anything out of that. Mm-hmm. I mean, gold, yep, probably. But in terms of XP, wala rin siya makuha. Kasi nabawi din yung ano niya eh. Mm-hmm. Pero dito sa may bot lane, Chalice, Kinetic Field. And gusto nga talaga ng LGD itong matchup ito, Dalaigan against Skyrocopter, and they want to put the Razor on top. Pero the rotation from BGG actually punishes the TP from Chalice. Mm. Pero pinakamalaki talaga, ito talaga pinakamalaking factor for LGD is how the matchup between Maybe and Resolution turns up. Kanina pa natin sinasabi na it's gonna be Resolution versus Ame na laro, pero this time it's Maybe against Resolution. It's a middle lane. Anong perfect lamang? Sinabi ko ba perfect lamang? Hindi ko alam. Baka perfect lamang. Oh, perfect lamang. Ayun. And ito eh, parang ito yung determining factor ng LGD. Kumbaga sabihin natin, 60% ng victory nila, it's gonna be determined by how the lanes turn out for these two. Kasi kapag lamang na lamang si Queen of Pain kay Storm, it's gonna shut down the whole strategy of BGG Storm. Well, Storm naman talaga. Storm talaga pangalan nila. Kumbaga BGG na lang sila. Storm ang magdadala ng ulam, pero Storm din ang paparusahan ng LGD dito kapag kamayan. Oh, nasigawan mga kaibigan! Once kasi, yung ganito klaseng matchup kasi, parang siyang SFTA, na kapag nakuha ng konti lang, kahit konti lang na advantage yung Queen of Pain, sobrang nag-i-snowball yan eh. Pero hold dato, si Ame dito, na starting lane niya si Gyrocopter, pero delikado siya with the Kinetic Field to the Disruptor, and mapapatay siya ni SVG. And going back, sinasabi natin Queen of Pain, once na makuha ni Queen of Pain yung early lead against Storm, nag-i-snowball yun. And kung makikita natin ngayon, level 6 against level 4 Storm Spirit, kapag nag-level 7 pa itong Queen of Pain ni Maybe, mapapwede sa mag-jungle si Resolution. So dito ba sa nakikita natin mga kaibigan, eh pararamdam ko si Maybe nasa ibang level na eh. Nasa ibang understanding na si Maybe kung paano niya kukontrolin yung mid dito. Just look at this lane, this lane. Yep. Na and not necessarily owned na owned dito si ano, si kuya natin na si Reso. Spirit, si Resolution. But still kung papansinin mo in terms of levels, parang pinipilay si Rezo. Oh, yun na nga eh. Kumbaga parang ang priority talaga ng LGD is to shut down itong Storm Spirit kasi 80% ng problema nila dito manggagaling eh. Oh. Yes, meron silang 5-man lineup, meron silang pang-push, meron din silang pang-pick-off. Kumbaga well-rounded yung draft ng LGD, wala lang silang catch. So ibig sabihin, dapat patayin nila yung hero na talaga magdadala ng problema once na maging aggressive sila. Mm. Uy, ayun lang, FY, nandito sa higilid, mahuhuli niya si Resolution. Pero the question is, will the damage be enough to malon si Maybe? Although sinalo niya yung ano doon, yung Revenant doon, pero there's no follow-up damage from the Rubik. Ang yung item progression dito ni ano, ni Maybe, he's not really getting the big items agad-agad. He's just sustaining himself, makakuha siya, padala clarity, yep, padala bote. Gusto niya lang talaga parusahan to. Mm-hmm. Gusto niya lang every time na lalapit siya, may mana siya, at gusto niyang bigyan ng problema, isang malaking problema, dito si yep, Resolution. Ayan, nag-jungle na si Resolution. Matik yan. Kasi wala eh, hindi na siya pwede lumain eh. So, kaya siyang solo kill nung Queen of Pain, lalo na pag nagkaroon ng Sonic Wave yan, hindi siya makakatakbo. Mm-hmm. Importante lang na makuha niya yung level 6. Kaya naman ako po si MSS mga kaibigan, nagtatakbo dito, nagpupuno. Ginawang Tarzan mga kaibigan, si X Nova. Naangat, pero hindi siya tatamaan ng Bridge Fire dito, but still, grabe naman bumili ng ano, item. Will get caught out. Kalagitnaan, pero yun nga, mapapatay siya ni Ame. Mga kaibigan, and MSS will fall. Actually, dito ako nabibird doon sa draft ng BGG Storm. There's a Rubik in the field, kasama ang Disruptor 2. Hold that thought, si Chalice dito, mapapatay. Pero nga eh, ever since na pinauso ng LGD yung nag-draft ng 2-lane stabilizers, ginagaya ng ibang teams pero hindi nila nakakraft as well like LGD does. Uy, Sonic Wave. Oo, inaambahan, oo. Pero alam mo yung tipong hawakan mo nga sa tenga. Hawakan mo sa tenga, usan yun, usan joke yun.
Pero doon talaga ako nabibili doon eh. Yes, it works na mayroon silang lane stabilizers. Kaso they need a support na tutulong mag-online yung ibang lanes nila. Pero sa nakikita na natin ngayon, napapressure kasi si Resolution kasi wala siyang tulong eh. Kumbaga yung dalawang lane stabilizers ng VGJ Storm, hindi siya matulungan. Alam mo, man, they're not really, they're not really forcing out dito si Chalice to have this game na makakapag-ano siya eh, makakapag-setup siya na magandang tempo. They all know, mga kaibigan, na iwas ng iwas ang BJ Storm dito. At kukunin nila, mga kaibigan, etong si, ano natin, si, kukunin nila na kukunin ang BJ Storm dito yung kill kay Lycan. Yep. That is the perfect setup para sa kanila eh. Pero, what LGD is doing right now is they're really putting yung resolution dito on a very tight spot. Yep. Talagang chino-choke siya. Bottom lane, si Razor, nakakuha na siya ng farm niya kahit papano. It's not that bad. And sa totoo lang, mamaya-maya, the Queen of Pain and the Razor will be enough to actually go for the clashes. Kahit mamaya mag-farm lang dito si Lycan, just go for your creeps. Helm of Dominator lang naman kailangan mo eh. Oh, nagre-reflect naman sa art sa network natin. Talagang pinaprioritize nila yung tatlong heroes na humaga magdadala ng ulam for LGD sa late game. It's the Queen of Pain, Razor, and the Clockwork. Yung Lycan, pwede natin iwan niya kasi once na umaction Jackson ni Queen of Pain, pwede naman siya mag-farm, mag-push lang. Pero threaten nila sa FY dito. It's gonna be the Clockwork using the use kinetic field pa kasama yung cooldown ng VGJ Storm. Mapapatay nila si FY dito. Nandun yung Kags, mga kaibigan. And Pero maybe ito pa rin yung out. Ito pa rin yung gusto kong tignan na lane eh. Yep. Talagang tinan mo ba paano nasa zone at si Resolution dito? Wala eh. Impair na yung lane yan para kay Resolution. Grabe naman to siya. No, maybe. Sabi niya, umalis ka rito sa lane ko. And sneaking, mapapatipi out. Medyo maraming damage yung nakuha yung si Ame doon. So, hindi na ako. Nakita na si Resolution. Magugubat ka na nga lang. Kinuha pa yung gubat mo. Yun na nga lang yung mag... Ay, naku, sinown out ka na. Alam mo, parang tinabuhi ka sa lahat ng lane na pwede mong... Shoo! Amin yan! Walang iyo! Ito, FY. Alam mo, kailangan lang ni FY ng level 6. Action Jackson na LG dito. Pero napaprioritize talaga nila yung tatlong heroes eh. And iniiwan lang nila ng konti si Lycan. Talagang iwan eh. Kasi ilang beses na siya nakita, diba? Mag-isa siya. Talagang iwan. And yung si FY nga kanina, kaya siya nabitas doon kasi hinahabol niya yung experience niya para makuha niya yung hookshot. Ito, mga kaibigan ha. VJ Storm dito, they're having the time, their prime dito sa ating laning stage. They're really getting yung configuration. 126 damage nakuha ni Razor dito at idagdag mo pa ang catapult wave. Pero lalaban si Ame dito, although nandito sa snaking plus the heal from the Omni-Knight and SVG. Uy, muntik na siya. Isang right click na lang mula kay Razor pero still, mapapatay nila si Ame dito. Ano yung Uy, resolution. Napagandang cogs mula kay FY. Pero hindi enough yan para masigur kaya pala hindi resolution. Makapalo naman. Hahabol. Si may birito meron siyang haste. May mana pa ba si resolution para sa isang zip? The bait! Pero ito static from the kinetic field. Pero naka-haste pa rin si maybe rito. Hindi niya kailangan. Ako po, hindi niya na kailangan gamitin Sonic Wave. I-reserve niya na rito para kay SVG. Blink in from maybe. Lalaban pa ba ang Queen of Pain? Although nagtitipin na si Gyrocopter, iba pa itong ba Sonic Wave. Binat niya at tumama. The Rocket Player provided vision pero may homing missile dito. And ako, down sa Rocket Barrage, mapapatay niya na si Queen of Pain. And that's a very good trade for VGJ Storm. Napunish nila yung Queen of Pain na masyadong malalim in exchange for a support plus na Storm Spirit. Well, hindi siya magandang trade pero at least napatay nila si Maybe. Alam mo, it's typical for Maybe to actually just go for the kills. And that was actually a static storm. Na disrupt doon. Oo. And hindi ko alam kung nagpanic ba yung disruptor doon. Mm-hmm. Kasi knowing mga kaibigan na merong haste rune yun, you wouldn't really force that. Yep. Kasi tatakbuhan na tatakbuhan ka lang din. Malay mo naman, nag-ano siya, nag-We Are Electric. Tapos, tinimingan yung history. We Are Electric. Parang ramdam ko kung plano niya gawin yun. Ewan. Parang dapat sinetap niya na yun kanina pa eh. Mm-hmm. Pero at least, Turusubik, nakuha niya yung Scream of Pain ni Queen of Pain. Dami namang pain. Mm. At magkakaroon siya ng utility para makapag-farm. Kaso, problema talaga dito, they need to find space para kay Resolution. Although nakuha na nila yung T1 tower sa baba and magkakaroon ng farming place itong si Resolution. Still, the pressure is on from LGD and hindi nila tatuntanan talaga itong mid lane and FY. Sa magandang pwesto na naman, gano'n siya nang pwedeng pick off dito.
Although nandito lahat ng heroes ng BGG Storm except Storm Spirit himself, pero LGD converging towards his middle lane. Gusto nila ng labanan. Si Hepoy kanin, tambayan talaga ni Hepoy ito ginagawang new center. Ever since naman eh, nang nag-start yung tournament, ever since the World began, nandun siya sa spot na yan, pero FY na ko po. Bagay tamang si vision ito. Lang. Oh, Chalice! Si Doki, but shape shift! Oh, tamang takbo. Ay, paano ka tatakbo ngayon? Pero at least, na-force out mga kaibigan. Oh, hookshot! Gusto pa lumaban, pero nasama sa Cogs. Itong si Omni Knight. Dito, parating na mga kaibigan yung Calvario. Kaya na mga tropa. Calvary. The Calvary is here! Oh, sino? Naku, si SBG ang napagtriban. May vision. Kaya pabalikin kung kaabuti na range. Ito, uy, Storm Spirit jumping in, pero wala na siyang mana. May nag-glimpse back dito. The Static Storm is used by the SBG. And the homing missile is there para kay Queen of Pain. Pero makakapagbalikan ko siya. The lift para kay Queen of Pain. Ay mauhuli si Somnus dito. And Sneaking is able to take that kill. So, three heroes in exchange for none in favor of BGG Storm. They actually forced that out a bit. I mean, takas na rin naman sa FY dun eh. They're not really gonna go for FY. Yep. But medyo mali nga na talaga. They had to do it. Like, bakit? Well, nasa timer kasi sila eh, na kapag tumaba yung Storm Spirit, mahirapan sila. So as much as possible, make the most out of it. Medyo mali nga lang yung pasok talaga, yung entrada ng LGD doon. And Storm Spirit, naka-bounce back na siya sa ating game. Top na siya ng net worth after all of those kills. Oh, and mahuli pa nila si Lycan dito. May region rune. And wala magawa, binulobo, lohan lang. Parang girlfriend niya, binulobo, wala lang. Mga kaibigan, Queen of Pain dito, nag-TP na. May mahuli pa ba ang VGG Storm dito? Although the pop, the shrine is pop. Pero the rappel is used si Rubik, on Omni Knight. Si Rubik pwede na mahuli. Si Rubik nga nahuli. Si Rubik ang pinaka-alay. Uy, mataas ang ano niya, mataas ang gold net worth niya. Ang laki nung nakuha nila kay Rubik doon. Nakakuha pa nga ng resolution! Eh, medyo malaki pa mana. Nasaan ba ang regen? Wala na. Napop ng battery assault. Napop, okay. So okay. That's a very good trade for BGG Storm kasi nakuha nila yung Lycan in exchange for the Rubik. Ito. Meron ng ulti si Clockwork dito. Mm-hmm. How do they deal with resolution now? Ah, yun ang tanong. Sabi ni resolution, hindi mo ako kaya. Taligaw ang tatarol ng copper dice plus macrofy is there. Uy, tagdong ko pa yung hookshot. Resolution na control ng battery assault pero the glimpse is there. And TP mula kay resolution. Inahabol siya ng FY dito pero hindi ito, enough. Kapag TP siya. And mapapatay nila si Disruptor dito as maiiwan siya. Umuwi na rin yung kanya mga kasama. And SVG, wala nang kawala. And goodbye, my friend. Tumbakan na lang. Somnus dito will get the kill. And that is probably a tower. Ang dami nag-TP dun. Yep. And magkakaroon ng space itong COR para makapag-fire ng maraming items. Queen of Pain after that engagement. Ang laki ng gold na nakuha niya, surprisingly. So mataas talaga ang net worth ng BGG Storm. Well, that's very understandable considering na yung gold lead ay nasa kanila. Pero the Tier 1 tower is being pressured by LGD dito sa top lane. Sneaking, enough na para sagutin ang push na LGD. Pero mina, eto. Knowing dito na si Chalice is really underfarmed. Sobrang under-farmed niya. Mas mataas pa yung Rubik sa kanya dito. Oo nga eh. Uy, the homing storm. Naku po, markado ka boy! And hindi ka pwede mag-blink in dahil may glimpse back. Pero yun nga, sabi ni Chalice, sige, liligtas kita, I got you, my friend. And the kinetic field will stop the Lycan on his tracks. And nahabulin mo nila si Gyrocopter dito. Walang storm spirit, pero nandun siya sa mid lane. The lift from Rubik is there. Queen of Pain, umahabol pa Sonic Wave kay Rubik! And mapapatay siya ni Chalice. Actually, naki-es ng wolves yung Rubik natin. Pero that's a lot of resources on the side of LGD para makapatay ng isang Rubik na support. I mean, another kill, you would actually rather try to go for those kinds of pickups rather than having, rather than having the Queen of Pain die. Mm-hmm. Kasi Queen of Pain talaga yung pinaka-ano nila ngayon eh. Pinaka... Bola. I mean, yung pinaka-stronghold, yun yung force nila tama, ngayon. Tama. Na kailangan nilang supportahan itong Queen of Pain para ma-set yung tempo. Mm-hmm. Kasi kapag nakuha ng Queen of Pain yung game na gusto niya, yung si Maybe, madadamay lahat dito sa side ng LGD. Yep, tama. Ganun yung galaw kasi talaga ng hero eh. Mm-hmm. That is the configuration of the hero. Mm-hmm. How the Queen of Pain works is, tempo, pag nakuha ko gusto ko, damay na lahat. Tama. Umaga, kapag tumaba yung Queen of Pain natin, lalaban siya, pag naipapanalo yung teamfight, pati mga kampi niya, tumatawa. Umaga, tempo controller talaga si Queen of Pain, so they need to get the tempo running for LGD. Pero problema dito, yung tempo na set nila ay medyo limited and resolution still is getting the space.
para makapag-farm and the next item. Oo nga, anak ng Diyos eh. Ay, next item nila dito. Alam mo, mabihira lang lumabas yung ganyan. Yung after 2 minutes or 4 minutes, may region ka uli. Eh, alam mo, may comment kasi tayo, dash region. Alam mo, Bernardo, pumapanig ata sa'yo lahat ng Panginoon ng Dota ngayon. Ha? Si Resolution, the only solution, Resolution. Actually, alam mo, paring batas, prediction ko nung una, LGD Game 1, LGD Game 2, BGG Game 3. So ito, nakikita natin, FY, mapapatay na naman. Mukhang magkakatotoo ang aking prediction, BGG is going to get Game 3. Pero siyempre, ano ba na, masyado pang maaga para magsalita tayo. Huwag kayo magbibilang, mga kaibigan. Huwag kayo magbibilang ng itik. Oo, ito. Mid lane. Ako po, may glimpse back dito kay Jakiro. Hindi sa isa na ang nahuhuli ang mga heroes ng LGD. Dice spot, tumama sa... Wala, patay ang Jers, mga kaibigan. Nanakop pa ni Rubik yung ice spot. Yun, makukontrol nila. Sinlike andito, Storm Spirit jumping in. Although napatay ni Chalice, SVG. Mapapatay siya ni Resolution. And there's no answer back from LGD. As two heroes from their side will fall kapalit ng isang Disruptor. They can't really control, mga kaibigan, dito yung VJ Storm lineout as of now. They need more items. And andito si Razor, he will try to go, mga kaibigan. Shot. Pero eto, nahuli din si Omni Knight. Queen of Pain! Pero nasigawan! Mamabuhay pa yung Snake King dito! Oh my God! With the place! Oh my God! The Miss Evil will die! Ice Spot, mga kaibigan, on to! What a player! Resolution, mga kaibigan! Isama mo na yung Rubik! Naku to talaga! Hindi naman mo yung Ice Spot ni Shakira dito. Mas maganda pa yung Ice Spot ni Rubik. Ako, tinamaan pa si SVG. Di pa na si SVG yan, si X-Nova pa rin. Pero a play within the play, mga kaibigan, after the Sonic Wave na napakita mula kay Resolution, double kill para kay Ame. Pero mas maganda yung ice spot kay, ano, kay Queen of Pink doon na control. Crap. Si Maybe. Positioning wise, mga kaibigan, MSS dito. Oh, Resolution jumping in again. FY, wala kang takas dito. And alam mo, sa Resolution, after nitong kill, pag nakita niya Arcane Rune, although nakuha na ni X-Nova, na-secure na niya. Para hindi makuha ng Storm Spirit. Kasi pag nakuha niya, magwawala yan. Ay, naku, mga kaibigan. LGD. Ano magagawa nila ngayon? Ang sabi natin kanina, they're controlling Resolution. Ano yung bakas ng control na yun? Tama ako dyan, wala na. Mga may hero doon kanina na delete and Orchid has been purchased by Storm Spirit. Ito na yung point na hindi na pwede magpakita kung sino-sino mang hero sa side ng LGD. Dahil kapag natalunan sila ng Storm, yatarp, chiwarp sila lahat. How do they fight this? I mean... Grabe naman si Rezo, nag-uubos ang mana. LGD, like... Pakiramdam ko, pa-oras na nila para palitan na nila yung approach nila eh. Feeling ko, manlilibre si Pusakat eh. Oo, pakiramdam ko, manlilibre sabi sa'yo, Pusakat, tagilid tayo sa mga ganyan eh. Huwag tayo nag-favorite ng mga ganyan. Sinabi ko sa kanila nung una, VGG Game 3. Whoops, Resolution. Oh. Resolution. Although, Chalice, ginamit. Uy, napakita naman nito. Hookshot pa. Pero hindi enough para mapatay nila si Resolution doon. Makapag-TP out siya. And wala nang follow-up damage. Uy! Inabangan, mga kaibigan. Alam mo, patay siya doon kung nilapag niya muna yung Veil of Discord bago niya ginamit yung Scream of Pain. Eh. Pero okay lang yan. At least, may paraan ng LGD para patayin yung Storm. Although, ang dami nga lang nilang kinukomit na resource para magawa yun. Pakiramdam ko, masarap ang kain natin mamaya dahil kay Pusakat. Pakiramdam ko, hindi. Kasi wala naman si Pusakat dito eh. Ay, sabagay. Feeling ko, Pusakat, pizza na eh. Pa-deliver ka na eh. Oo. Tapos game 4 na nalo yung LGD, no? Yun lang. Wala, yun lang. Pinatagal lang, sabi ni LGD. Sabi niya, hindi, papapitsahin namin kayo. Sabi niya, Oo. Anong game 4 pinagsasabi mo daw? Sabi ni Ame, anong game 4? Pinatagal na yung care na kalaban. Anong game 4? Alam mo, parang Nightmare. Gusto ko din maniwala, pero naniniwala ako na si Resolution dito, unstoppable force. Yep. The unstoppable force of nature. Kapag ka ang bagyo dumaan at wala kayo windbreaker, giba. Giba ang ano, bahay. Giba ang pundasyon. They can fight. LGD, they can fight still. Kasi kapag nakuha ni maybe yung kanyang Hex or Queen, Orchid of Malevolence, which mayroon na siya, may control pa rin naman sila kay Storm. The problem is, Storm Spirit is building an early use scepter. Hindi pala early, late
use scepter para lang ma-dispel niya yung gusto ko yung ganun. Ba? Hook shot mula kay FY, wala talaga sagot mula sa LGD. Double damage rune pa dito, weekend 60 solution. Libreng game talaga. Naku po, may yules na. Ito na. He's going for the ano, he's going for the bloodstone. Dahil alam niya nang wala naman ng control on the side of LGD, so pwede na siya magpaka-greedy in terms of mana regen, and mahuli pa nila si Lycan dito dahil sa deep ward sa tinanim ng VGG Storm kanina, and that's the Lycan down for the side of LGD. Ang ganda namang laro ni Resolution dito, parang Butters. Wala yung bagyo ni Resolution dito, yung bagyo na ni Arwin Santos. Uy, Queen of Pain, ako po, alam mo, medyo makunat yan. Wala na yung bagyo mo. Ang totoong bagyo, yung bagyo ni Arwin Santos. Ayan na. Pagka ikaw natalunan ka ng Arwin Santos at nakantahan ka ng bagyo, ayan na. Doon matatapos ang lahat. Feeling ko, kanta ka pag tumatawin ni Storm Spirit. Ito, naku po, na-silence. Na-silence si paring Gres Andrito, maybe, and godlike. Ayaw silang tahimik, pero ang problema, mas mabilis ang... Ay, ito. Tignan natin yung adjig nila. 49 versus 48. Tsaka, paano ka? Wala nang pag-asing Queen of Pain doon. Siya yung naunahan matalanan eh. Tsaka, pagka nauna. At tsaka, ang problema kasi doon, may yules to. Mm-hmm. Ito, alaws. Ah, tama ako dyan. Oo, yun yung ano. Alam mo, feeling ko, ang ganda ng prediction ko eh. Feeling ko lang, ang ganda ng prediction ko. Ay, nako, mga Repa peeps. LGD mukhang tagilid dito sa game 3. Pero still, andun pa rin naman yung possibility na ma-turn around na ito. Pakitanggal lang yung mouse. Uy, thirst. Uy, teka lang. Ano yung nangyari? Medyo nakatutok tayo sa drama of endurance. Oo, ito na nga. LGD, tagilid ang kanilang mga papor, mga kaibigan. VGG Storm actually looking very good in this game 3. And disiplina mula sa kanila. As they don't want to throw any lead that they have. 7,000 gold lead nang nasa kamay ng VGG Storm ngayon. Wala si Resolution. Tino may ginagawa ni Resolution dito, talon ng talon. Wala eh. Dami niya mana eh. Hindi. Tingnan mo, 29.2 mana regen per second. And may tinanan na naman siya, pero trip lang yon. Odo si Chalice. Nice putted siya ng VGJ Storm dito. Alam ng VGJ na nasa jungle si Lycan. So baka mahuli nila itong Lycan natin. Hindi mo masasabi din kasi na ano eh. Na may lulusot dito ang LGD. I mean, One down. Ganun yun eh, pag tumalunan, one down. Oh, ipon mana, ipon enerhiya, ipon lakas. Nagkaka-one down. Kapag ikaw na... Grabe ito, naglakad do. Lalo siya, uy, ang ganda naman ng dodge siya doon. Pero Chalice, ginamit ng shape-shift para lang. Uy! Nakita mo yun! Uy, ang ganda ng interaction na yun ha. Oh, pero ito, mga kaibigan, nag-aabula din yung Chalice trying to run. Uy, region na naman! Pero, region... Ano ba? Feeling ko yun, reklamo na ni Valve to eh. Pero the BKB charge from Razor and Gyrocopter is there. Pero Amin, nahabi niya si Gyrocopter dito, medyo maasim. Nasa likod si Storm Spirit, mga kaibigan, MSS dito. Nakontrol. And the hookshot. MSS dito, napatay ni Ame. Pero wala nakukuha ang VGG Storm dito. Wala sila napapatay. May pumasok si Baby. And nakuha nila si, ano dito, si Omninite. Although meron siyang repel. Pero habon niya pa rin siya ni Queen Pain. Three heroes on the side of VGG Storm has been killed off. Masyadong natuwa sa Resolution sa mga hero sa likod. And kontrolado siya with the U-Scepter, with the Cogs. And wala nagawa si Resolution sa teamfight na yon. Alam mo, parang Midnight, naguluhan ako doon sa buong teamfight na yon. Oo. Napakabilis, para siyang hindi Dota, para Need for Speed. Oo nga eh. Basta alam ko, meron sa pumupunan sa kabila. Tapos biglang matutulak ng kag, sobrang bilis. Yun nga eh. Tapos may lumilipad. Pero alam mo, grabe ah. Grabe yung LGD ron. Kontroladong-kontrolado nila yung Storm Spirit. Sabi niya, hindi man kami ma-lockdown. Alam namin, yun lang. Talon, silence, tahimik ka lang. Wala kang pagsusumbungan. Ame dito, we'll get a kill. Alam kasi ng LGD na at some point, mauubos yung mana ni Storm. Kaya they went for... Well, may mga BKB kasi yung ano, may mga BKB kasi yung heroes ng LGD. Kaya Storm Spirit went for the backlines. Pero at some point, mauubos yung mana ng Storm. So, why not kill off the hero sa likod ng VG Storm na hindi naman kaya lumaban talaga. Tapos patayin natin yung Storm once na wala na siyang mana. Naniniwala ako, mga kaibigan, na si FY talaga ang human highlight reel. Natamaan! Normal lang yun eh. Natamaan niya na si Resolution.
So, ang problema, sumunod siya. Ang problema, yung gumawa ng highlight para sa kanya, in Dota 2 na. Okay. Ang lupit niya eh, no? Kalagitnaan yun eh. Kalagitnaan. Kalagitnaan ng pagtaro ni Storm na hookshot niya. Uy, 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 Chalice. Oh, Chalice. Oh. Oh, ganda naman ng TP. Kaso FY! Yun lang, oh, yung scepter. Wala, lipad muna. Lipad muna bago mamatay. Okay, lipad-lipad lang tayo. Oh, yeah. Balik tayo sa realidad, mga kaibigan. Mm. Malakas ang ating Storm Spirit. Balik tayo sa realidad. And beyond godlike na si Resolution nito, after 4 deaths to his name, he is now able to gather 10 kills. And he's now leading the charge for BJJ Storm. Although, nandun pa rin yung control on the side of BJJ, LGD. Ano bang item niya, no? Maybe. Alam mo, may tingin ko, yan nila eh. Nasa kanya Aegis dito. Ano eh, may binili siya eh. Ah, BKB. Alam mo, may tingin ko, for the side of LGD, they should stop going solo. Mm-hmm. Kasi kapag ka-solo sila dito, doon nagkakaroon ng putin sa yung Storm Spirit. Yep, kasi lagi may napipitas. If you don't give the Storm Spirit dito yung privilege na mag-isa lang kayo, mm-hmm, it's either makakataka siya, or mababatay niyo siya. Yep, but most probably, makakataka siya. Kasi wala talaga kayo pang huli. Pero eto ah, may words sila dito. Pwede nilang machugi ito. Half-life din to, mga Bobby D. Pwede rin kasi. Hoy, ayun lang. Wait, the glimpse. Pero eh, matatiming ang binila. Na timing on! Oh my god, and hook shot dito. Wala kay F1. Hoy! Ang galing! F1 god! Mawali na si Omni dito. And Rubik na I1 nga angat katin ng Lycan. And napakita play. Mula kay F1. Nahuli na si Omni Knight. Plus the Ice Spot. Walang sagot. Ang BGG Storm. FY god, mga kaibigan. After niya mahuli yung Rubik, nakahuli pa siya na nagtitipi. Bawal yan, boy. OMG, LGD. Place after place. And next up pa dito, mahuli niya si War. Merong BKB yan, pero nandito si FY para tulungan yan. Ayos, para kay Gyrocopter. And once again, the Kog. So, dumapatay na si next up dito. Pero that's the Gyrocopter being controlled by LGD. Sinisip-sip ng damage. Sinisip-sip ng lakas. Walang turnaround. Kahit turnaround ka, wala kang damage. Miracket. And your warp. Uy, ano ba yun? Nagutition! Nagutition! Naku po, SVG! SVG! Oh, respeto. Naku po, walang respeto para kay Maybe. And LGD took 7 kills after... Hindi, 6 lang. 6 kills after that beautiful play from FY. Oh my lord! LGD proving to be the better team in this game 3, mga kaibigan. That synchronization of plays. Potency, mga kaibigan. That's it. Panisama-sama kayo, you are potent enough to take down yung Storm Spirit. Nauna dun si tropang ano natin. Oy, may na. Oy, la. Oh, BKB. Oh. Tapos. Oh, de, back. Wag ano, disiplina. Oy. Grabe. Tumagilid, may tagilid na Arcana sa Twitch chat natin. Alam mo, FY, employee of the month, ha? Alam mo, men, ang vapor, mm-hmm, boat. Pag ang boat, binaligtad mo, ano? Taob. Oh, yun. Tama. Kala yung mo, arcana, ano yung arcana ngayon? Taob. Ankaran. Hindi, Ankara. Oh, manis. Yung Ankara. Hindi. Anakra. Anakra. Oh, anakra. Taob. Oh, taob. Ang anakra mo, taob. Hindi pa naman. May pag-asa pa naman ng BJJ. Pero grabe yun, ha? Nagsimula yun sa peak off kay, ano, kay Storm Spirit. Kasi masyado na taon si Storm. Nag-recept na siya rito. Pero uy, alam mo. Grabe naman yung pinapasok mo. Nasaan si Gyrocopter dito. Ay, si Jakiro pala. May nag-glimpse back. Pero BKB has been committed by Ami. And si Storm Spirit naka-repel siya. Di na try niya patayin ang ating Razor. And Ami, medyo maasim. 50. And si Maybe, napigtas niya si Disruptor. Although that's the Razor down. Oy, for LGD. Pero napakita naman. FY God! Saving the Razor and Resolution. Mapapatinagado ba siya dito? Pero meron na namang repel. Pero the Sonic Wave! Maybe! With the securing of kills para sa side ng LGD. Pero maganda rin yung bigay. Okay, and Maybe, offline linis. LGD! Mas okay talaga ito, men. Ito na, sisigawan pa. Sigawan mo isa. Ultra kill para kay Maybe. Ay, nako. FY with the Cogs na pushback yung Storm Spirit, hindi niya nailabas yung right click kay Razor at nabuhay pa siya. And si Maybe ay nag-offline list, mga kaibigan. Tama ang isa nating viewer dito, walis ang LGD. Has BJJ Storm na patay ang apat na hero nila. Ano pong address nyo dyan? Padala ako pizza, Mineski TV.
Oy, teka, relax ka. Mineski TV chat. Mineski TV chat. Yan. Yeah. Bahala diyan. Ikaw bahala diyan. Wala kami hawak diyan. Focus muna kami dito. Teka. Mamaya na kayo magpadala ng pizza mga kaibigan. Masyado mainit si paring FY. Oh. Heart of Taras na si Razor dito. Hindi na siya pwede mag-burst down ng isang Storm Spirit. Ito na. Umaabot na tayo. Ito yung sinasabi nating timer kanina. Yung mas nakaharang. Yung timer ng VGJ Storm kanina. Yes, you have the potency of bursting a hero down. Pero what if yung hero na gusto mong i-burst down, hindi mo mapatay-patay. Yung Razor natin, hindi ka na mamatay dito. For the second round, kaya pa ba ni Resolution patahin yung Razor ng LGD? Oh, pero eto, naku po, si Snaking, si Baby Duck. Ay, wala. Uy, nabalyo yun natin. Okay, ano ba yun? sabi niya, nung Ops. Sabi niya, baka may multo. Then, nag-throwback yun. Sabi niya, ang galing ni FY dito ha. Maganda yung pili dito ni ano ah. Meron siyang assault crest na binili. Parang ating na yun, men. Grabe, alam mo, pag itong Razor napatay, ewan ko na lang. Mas lalong walang ano ngayon. Mas lalong hindi makakamtaman si Awak ngayon. Yappy. Kasi wala naman siyang damage item. He went for the Maelstrom build. Akala nilang matatapos nila early game. Pero there, we are going late. Oh, nahuli. Nahuli nila. BKB, walang follow-up. The silence is there. Wala siyang pakailan. Challenge with the BKB. Repel mo yan. Oy, ano ka dito? Wala pa laban. Wala naman na si Resolution. Pero he will zip back pa uwi. Oh, tamang push, tamang push. Ang so, ang bilis ng push. Ano ba yun? Ang bilis. Sige, kalmo tayo. Ano ba yun? Eye of the Tiger. Walang creeps. Sabi kayo, Eye of the Tiger. Teka, walang creeps. Oh. Walang creeps. LGD, wala kayong creeps. Kaya nila, wala sila. Kaya niya. Oh, Resolution, bumalik. Pero mapapatay nila si Charis dito. Charis Storm, napakaganda mula sa BGJ Storm. Pero Resolution, siya ang buhama kapag dito. The Yusef, there is Yus para madispel yung silence. And BKB plus the Sonic Wave mula sa LGD. Mapapatay nila si Resolution. Godlike para kay Maybe. And BKB na tapos sa kay Yawar dito. Resolution nag-buyback pero wala siya mapapatay. Oy, nagkatumbaan mga kaibigan. Si Yawar napatay ni Chalice. Resolution dito going for the cleanup. Tignan natin mga kaibigan kung magagawa nila to. Nakuha ni Chalice. Chalice Pempengko, let's go. Eh Ame, try to run away pero hinabol siya. Oy, pareho tayong elemento ng Storm. Naku po naiwan. Mag-isa na lang, mag-isa. Walang makunat sa lima. Kalma lelong, the heart of the champion. Nahuli ng ice bat dito. Resolution, the one and only solution. And Snaking will get the kill. Napakagandang defense mula sa BGJ Storm. Although maganda yung simula ng teamfight mula sa LGD, medyo malalim si Maybe doon at napitas pa siya ng heroes ng BGJ Storm. Sunod-sunod yung disable sa kanya kaya hindi siya nakaalis. Medyo tagilid yung LGD roon. Maasim masyado. Ayan, si Bernardo Raha ay nagbabalik sa chat. Tapos, pero alam mo, napaiyak na siya. Tumulo na yung one tier sa left eye niya. Yung anak na niya, delikado na eh, tagilid. Tumulo na yung one tier sa left eye niya. Tapos na, bumalik na. umangat. Nag-rewind. Oh, nag-rewind. Pero alam mo, paring Butters, costly yun for BGJ Storm. Kasi two heroes bought back. At naubos yung BGB charge ni Yawar dito. Oo, ito tingnan mo, inaabol dito ng mga Wolfie. Oy, si Wolf. Follow the leader. Ops! Sige lang. Ops, sino to? Si Chalice yan, Chalice. Walang buyback si Chalice dito. Pero the base is open para sa BGG Storm for them to take. Pero magre-respond na ang LGD. Yung FY, nakaposisyon na naman. Alam mo, pag ito si FY, nag-iinit. Alam mo, men, kapag natalo dito, pakaramdam ko si Bernardo mamaya, buhos ng ulan. Buhos ng ulan. Lumuni ka. At nang lumiyon pa, hindi ko alam yung lyrics. Okay, ako rin, hindi ko rin. Kaya nga tumigil na ako eh. Tumigil ka na rin eh. Alam mo, pinilit ko lang eh. Kasi nandun yung ano eh. Okay, okay lang yan. Bumalik yung ano. Oh, di makakatulog si Expato. Mainit ang laban, maganda talaga. Mas maganda kayo lahat. Maraming salamat sa panonood, mga kaibigan. This is the possible last match natin last dito. Mas. Alam mo, masaya daw si Bernardo. Last cast na po ba to? Last series, pwede. Last series, pero pwedeng last cast. Pwede last cast na rin. Oh. Ito, uy, may Lotus Orb na si ano, si Rubik. Di na pwedeng basa-basa patayin si ano. Kaso yung mga BKB at GD, dami nilang BKB. Tatlo BKB nila eh. Tatlo rin ang mga BKB ng ano. May repel pa tayo on the side of BG Storm. The question is, sino nilang ang mauna mag-jump? Ano namang binubuo na item ni paring Maybe rito? Feeling ko Hex na yan eh. Hex na nga, susunod niyang item. ginamit yung scanner, mga kaibigan. Walang nahuli.
Oh, so boy, FY! The ice bat! The Cox! Ang control! Ang daming control! The Sonic Storm is there! Para makontrol nila si Maybe, pero yun ang harapan tayo ni Maybe dito! Resolution, babatuban niya yung Sonic Wave! Pero sabi ni Maybe, hawakan ko muna ito, SPG, napatay na ni Ame, mag-blinkin si Maybe! Pero Sonic Wave, walang tinamahan pa tayo, Germs! And the ice bat, napakaganda mula kay Rubik! Pero the Guardian Angel is there, pero mapatay pa rin ni Ame! Napakasakit ang ating Razor in the follow-up damage from LGD, he's there! Papapatay nila si Gyrocopter and si Resolution, tumakbo na lang mga kaibigan! Hindi na kaya ng VGG Storm yung damage output ng LGD rito. Wala silang nahuli kahit ang daming ways and resources sa side ng LGD. Bakit mga kaibigan? Bakit namin papatayin si Resolution? Siya ang solusyon. Wala tayong magagawa sa kanya. Patayin natin si Yawar. Yawar without the R. Ay no, Yawaw. Oo, sabi ng VJ, Roshan to para sa LGD. We need to defend, we need to contest each of them. Pero ito na nga, nahuli nila si Jakiro, Storm Spirit coming in. Pero may use scepter, si paring Jakiro dito. Pero Xnova, wala siyang ice labas bat, dito, ice bat, para makontrol yung mga heroes ng VJ Storm. Pero napalipad, si Maybe rito, wala siyang BKB. Pero he will be able to blink out. Resolution, naghahabol na karapensya rito, si pero wala siyang mana, si wala siyang mana. Si Ame, sinisip, jumanta naman ng lakas. Cold down, being wasted, patay mga gems, mga kaibigan. Walang mana si Resolution dito, walang Bloodstone para ma-reveal ang kanyang mga na-chalice. Nag-shift-shift na rito, naghahabol ang ating Lobo mga kaibigan, pero maybe blinking in, nasa alis rito sa Omnite, pero ang daming force ng BGJ Storm, si Chalice, sinisip pa ng lakas ni Rubik, pero the hookshot from FY, makukontrol nila dito, although may Lotus Storm, Sonic Storm para maipit yung mga heroes ng LGD, pero maybe nakabikibig siya rito, Resolution, papamatay pa siya ng LGD rito, pero ang daming heal, ang daming repel, wala pa tayo napapatay na hero, si Ami rito, napalipad ng Rubik, pero that's gonna be the push for LGD, naiwan si SVG, pero hindi siya papansinin ng LGD rito, wala tayong pakinap sa Disruptor, pero si maybe, meron, maybe mapapatay niya si Disruptor. Pero maybe no. And walang nakuha, walang nangyari. Ano ba yun? Ang daming nangyari, ang dami natin sinabi. Walang namatay. Wala, napagod. Ano? Aba ayos. Naubusan ako ng hinga. Walang namatay. Aba ang ayos. Mga hayop. No, alam mo yun, paring ba? Tapos pinahirapan ako, wala man lang namatay. Oh, pero still mga kaibigan, Yolnir na dito ang susunod na buhay ni Yawar. Feeling ko yung cellphone ko naligo eh. Pero ito. Pero paramdam ko, magpahinga ka muna. Kung sige, ikaw muna. Eh. Pero ito na mga kaibigan, the smoke of defeat. Will it be the smoke of defeat? Ay, lilikuran kayo! The pizza! The sandwich! Ka. Let's go! Oy, Chalice, oh, naipit na. Meron si Resolution! Resolution! Pero may BKB! Spirit sa likod! Kinokontrol nila dito mga kaibigan! Pero si Resolution, meron siya repel! Wala siya pakialam doon! Nanakaw, ship! Kinalimot na lahat! Si Ame! Oh, mamamatay! Walang buyback! Walang buyback! Oy, saan ka pupunta? Wireless dito, halika! Oy, first up! Mabilis kayo! Oy, grabe rin, may traitor! Oy, sino to? Sino to? Uy, kalaw, kalaban! Nasahay ko ako! Naloko ako ng Rubik, men! Naloko! Ay, naku mga kaibigan, pero ang ganda ng huli nila doon. Kay Storm Spirit, sabi ni FY, sige, gusto mo yung ano natin. Gusto mo yung, medyo masakit siya. Gusto mo yung Queen of Pain natin, pero makokontrol. Ang dami talaga control on the side of LGD. Ito, usapang control mga kaibigan. Yung War, anong ginagawa mo? Wala kang buyback. Talanan mo, maybe. And the right thing, one more hit will secure the life of Gyrocopter. Taas kamay, sabi ni maybe, patay ang Gyrocopter. And LGD, walang mga buyback ang heroes ng VGJ Storm. Do they want to go Roche? Or kailangan na din ang tabusin, mukhang tatabusin na nila paring Butters. Mayaman masyado si Maybe rito, kakabuyback niya lang, may pambuo na siya ng Hex, may pambili na siya ng House and Lot mga kaibigan. Inaakit na ang LGD rito, nakakamoy na nila yung championship. Ay, nakita mo na Super Yoyo. Ay, nako. Sabi ni FYD ako kailangan lagi magaling, pero si ano dito, si SPG rito, nako po, base time! Bastusin ng BGJ Storm! And wala na, GG! He's gone! It's your major MDL Changsha Champions! Oh my goodness, mga kaibigan! That was a very, very good match! Alam mo, maganda doon. LGD came from the first round of the loser's bracket. And they are able to take down teams such as Secret, Newbie, Vici Game. Di pala. O tama, they are able to take down teams such as Newbie, Secret, Mineski, lahat, ang daming teams sa lower bracket. Pero na 3-0 nila yung grand finals. It's like a repeat of Liquid's victory nung TI7. Alam mo, man, ang pinaka naging issue kasi dun, ang last ni Resolution, si Yawar. Wala. Lagi tinatali ni Ami. Yawa. Oh, pistig yata. Pistig yata. Yawa eh, no? Si Ami, pag nakita ito si, ano, si Gairo. Si Bernardo Raha. Mga Sir Arcana ko. Sabi ko siya, tagalit yung Arcana mo eh.
Alam mo, men, si Ame, pag nakita niya, instant second skill. Si, wala. Sabi ni Ame, no? Bro, eto, describe natin team fight. Ang resolution, tatalon. Madi-disable siya ni, ano, ni Queen of Pain. I-use ni resolution sa sarili niya, magbibigay si Mibi. Lalabas si Yawar. Si Ame, doggy-doggy, liga rito, doggy. Kasi every time, diba? Kasi papasok si Yawa, sabi niya, nakokontrol yung storm spirit ko, lalaban ako yung mga super saiyan. Alam mo, Bernardo Raja, may payo kami. Okay na naman pumuso. It was a good fight coming out from VJ Storm. Actually, kami, torn kami dito between these two teams na we didn't really expect LGD to win this series a 3-0. Na to give this series series a 3-0 conclusion. Oh, kumaga it's a possibility. It's a possibility, pero hindi namin inisip na ganito ka. 3-0 talaga. Ganito ka lala. Kasi sabihin natin 3-0 victory for LGD, madaling sabihin 'yan. Pero yung final match nila, lugi sila. For the first sabihin natin 25 minutes lugi sila. And ano ba nang panalo sa kanila? It's the superiority of team play tsaka FY. Sabi, bigyan na natin yung MVP kay FY kasi deserve niya. Deserve. Wala. Yun ang nga yung sinabi natin na Somnus dito maybe knows how to play the hero. Yeah. If you know how to play the hero, that means you can stomp on anyone na gusto mo. Kahit sabihin mong hindi pa favorable matchup sa iyo, na pareho kayong may silence, kanina nabigyan siya, natuto siya. Hindi niya nilabanan ng harapan. Kumuha siya ng BKB niya. Nasindak dito si Resolution. Yep. Hindi niya na ginagaw yung ano agad. Kasi, hindi mo ah, ang dami niyan dinanala dito sa MDL eh, Kunkka. Naga Siren. Elder Titan.